ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, dumating si Jesus at ang mga alagad sa ibayo ng lawa sa lupain ng Geraseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa libingan. Ang lalaking ito'y inaalihan ng masamang espiritu at sa libingan naninirahan. Hindi siya maigapos ng matagal kahit tanikala ang gamitin. Malayo pa'y natanawanan niya si Jesus. Siya'y patakbong lumapit at nagpagtira pa sa harapan niya at sumigaw ng malakas. Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Huwag mo akong pahirapan alang-alang sa Diyos. Sinabi niya ito sapagkat iniutos sa kanya ni Jesus, masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito. Tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Pulutong, sapagkat marami kami, tugon niya. At mahigpit nilang ipinakiusap kay Jesus na huwag silang palayasin sa lupaing iyon. Doon naman sa libis ng bundok ay may malaking kawa ng mga baboy na nanginginain. Nagmakaawa kay Jesus ang masasamang espiritu na ang wika. Papasukin mo na lang kami sa mga baboy. At sila'y pinahintulutan niya. Lumabas sa tao ang masasamang espiritu at pumasok nga sa mga baboy. Ang kawan na may 2,000 ay sumibad ng takbo tungo sa pampang ng lawa. Nahulog sa tubig at nalunod. Nagtatakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan at ipinamalita ito sa bayan at sa mga nayon. Kaya't pumaroon ang mga tao upang tignan kung ano nga ang nangyari. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa inalihan ng mga demonyo at ang sinapit ng mga baboy. Kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na umalis sa kanilang lupain. Nang sumakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang inalihan ng mga demonyo na isama siya. Ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya, umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kasambahay ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong nahabag siya sa iyo. Umalis ang taong iyon at ipinamalita sa Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus at nanggilalas ang lahat ng nakarinig niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Ngunit hindi siya pinayagan ni Jesus kundi sinabi niya, umuwi ka sa iyong kamag-anak at ipahayag sa kanila ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at ang pagkahabag niya sa iyo. Anong kinabukasan ang naghihintay sa taong ito na minsang inalihan ng masamang espiritu? Isang hukbo ng masasamang espiritu ang pumasok sa kanya. Hindi bababa sa 6,000 malalagim at malulupit na pwersa ng kadiliman. Siya'y naging isang kakilakilabot na panoorin. Sinasaktan niya ang kanyang sarili sa mga bato at kahit igapos ang kanyang paa, tinatanggal niya iyon. Ngunit sa harapan ni Jesus Kristo, may pagbabagong naganap sa taong alipin ng masamang espiritu. Tinangka niyang hadlangan ang kapangyarihan ng Diyos. Tinawag niya si Jesus sa kanyang pangalan. Sa hangad nitong mapailalim si Jesus sa kanyang kapangyarihan. Ngunit kabaliktaran ang nangyari sapagkat sinupil ni Jesus ang masamang espiritu at itinaboy ang mga ito sa mga baboy hanggang malunod. Para sa mga Hudyo na marumi ang tingin sa mga baboy, mabuting bagay ang nangyari. Ngunit para sa mga Hindi-Hudyo na nagnenegosyo ng baboy, higit na mahalaga para sa kanilang kabuhayan. May plano si Jesus para sa taong pinagaling niya. Siya ang magbabalita sa kanyang kapwa ng kagandahang loob ng Diyos at magsisimula siya sa kanyang pamilya. Pagsasagawa. Totoong may demonyo at masasamang espiritu na nagpapahirap sa tao sa iba't ibang paraan. Pero laging tandaan na walang sino man o anumang bagay ang higit pa sa kapangyarihan ng Diyos. Laging umasa at magtiwala sa Diyos.